Hello, welcome back again to my channel. So, magandang umaga ulit sa aking mga suking mga subscribers, sa mga followers ko po. So, ngayon po, meron naman po akong bagong updates po sa aking YouTube channel or tutorials natin. So, yung mga TBCians dyan, TBC009 at saka TBC9 members, meron na po tayong tie-up po na isang company na naman po na makitie up sa ating KST or TBC9 coins or community. So before po tayo mag-proceed po, paki-click lang po yung subscribe button and click the bell button and mag-like din po kung nagustuhan nyo po yung aking video tutorials po. So ngayon po mag-video po tayo, mag-tutorials po tayo ng full tutorials from the beginning up to the end po. So step by step po tayo. So para maliwanagan po kayo sa ating bagong tie up na ating TBC9 or KST community po. So ito po ay isang company po, yung TBC Mining po. So ito yung company na nakipag-tie up sa ating TBC9 KST token. So una po, bago po tayo mag-register po sa ating link, dapat kunin nyo po muna yung link nyo po sa inyong upline po. So pag meron na po, pakisave nyo lang po. Kaya dito sa akin, sinisave ko na po siya ganito. Ganyan, na-save ko na po. So magamit po natin yan. So ang gagamitin po natin mamaya is mga wallets is kailangan po natin ng KST wallet address, PTTC wallet address, TBCT wallet address, then Tron wallet address, and then TBC009 wallet address at saka TBC9 wallet address. Kasi ito po yung gamitin natin para makapag-withdraw po tayo sa ating mga na-mined na tokens na KST, BTTC, TBCT, yun po yung na-mined na token. At saka TBC9 na token, pwede din natin siyang ma-mine. So dito po may nakasave na po ako ng mga contract address para ma-save po natin or ma-add po natin yung token natin doon sa Trust Wallet. Make sure na meron po kayong Trust Wallet po para makapag-install, makapag-add po kayo ng mga wallet na sinasabi ko. Make sure nyo install your Trust Wallet app. So dito po may makikita nyo po itong mga contract address. Ito po yung gagamitin natin para ma-save natin doon sa ating Trust Wallet. So meron po tayong contract address sa ating KST, TBCT, at saka BTTC under Tron Network. So TRC20 is under Tron Network. So itong KST at saka TBCT is under Smart Chain Contract Network. So ganyan po, i-save nyo po nun. Tsaka i-save ko din po yung aking Tron wallet address din. Kasi di ko nalagay Tron. So kukunin ko po ito dito sa aking SafePal wallet na ginagamit. Pwede din siya Trust Wallet yung gagamitin mo, pero ako I prefer po na SafePal po yung gusto ko. So kunin nyo lang po yan, yung wallet address ng Tron nyo diyan sa SafePal. Magagamit natin yan doon sa ating TBC Mining website. So ayan, meron na po akong KST. Ang Tron kasi wala po siyang contract address po diyan sa sa SafePal, or meron kaya? Wait lang ha, tingnan natin kung meron ba siyang contract address. Let's see. So wala siyang contract address sa SafePal. So automatic na po siya magdi-display dyan sa SafePal nyo po. So yung nilagay ko dito is hindi po ito contract address. So isi-pirate lang po natin ito kasi di po ito contract address. It's wallet address lang po ng Tron. So isi-save lang po ulit natin. This is for Tron wallet address. So may Tron wallet address po siya. And then mag-save din po kayo ng TBC009 wallet address nyo. Meron akong ito, yung TBC009 wallet address ko po. TBC009 wallet address. So kunin nyo lang po yung TBC009 wallet address nyo. Gatsi, ganyan po yung gagamitin po natin yan doon sa withdrawal option po sa ating TBC Mining. At saka yung
kukunin din po natin yung sa TBC9 wallet address natin. So, so ito po yung aking TBC9 wallet address. So kukunin niyo din po ito sa inyong account sa TBC9 wallet address niyo po or dashboard. So yan po yung aking TBC9 wallet address. So dapat nakasave niyo po yan lahat para mamaya is hindi na po kayo mahirapan po. So kunin niyo lang po yung mga wallet address niyo, yung Tron wallet address niyo at saka TBC9 at saka TBC009. So ngayon po, before po tayo mag-register po sa ating TBC mining website, mag-add muna tayo ng mga wallet doon sa Trust Wallet. So unahin po natin yung contract address ng KST. So copy nyo lang po yung contract address ng KST. Before po tayo mag-add po sa ating contract address, make sure po mag-install po muna tayo ng ating Trust Wallet app po doon sa ating Play Store. Click nyo lang po yung Play Store nyo, tapos type nyo lang po yung Trust Wallet, lalabas na po yan. Ganyan, makikita nyo po ito. Itong ganito yung symbol po ng Trust Wallet. So kung ano po, kung nahirapan po kayo or hindi po kayo familiar, so ganyan lang po yung gagawin nyo. Type nyo lang po, tapos pag na-display na po yan, i-click nyo lang po yung install. So kasi naka-install na po ako, kaya naging uninstall yung nakalagay. So click nyo lang po yung install, tapos automatic ma-install na po yan. Then click nyo lang po yung open at mag-o-open na po yung Trust Wallet nyo. Ganyan. So pag na-install na, ito na po yung Trust Wallet ko. So ito na po, naka-install na yung Trust Wallet ko nito. So after nyo po click yung open, lalabas na po yung Trust Wallet nyo. At automatic na po yan, lalabas yung nagawa nyong Trust Wallet. And then mag-a-add token na po tayo. Dito makita po natin yung add token sa baba. So kunin lang po natin yung KST wallet address, contract wallet address, yung mag-a-add po tayo ng token wallet address na KST sa Trust Wallet. So kailangan po siya ng contract address, smart contract address. So automatic po ilalagay na naman natin dito. I-click po natin yung add token po, and then i-click nyo lang po itong merong plus sign dito sa right upper corner. I-click nyo lang po yan, tapos before po nyo i-paste yung contract address, piliin nyo lang po muna yung BNB Smart Chain Network. And then click nyo lang po yung paste para mapipaste na po yung KST token. Yan, automatic na po magdi-display yung mga details niya, name ng token, KST token, symbol KST, at saka yung decimal value niya, decimal digits niya is 18 decimal. So click nyo lang po yung done, and then anyan na, created na po yung KST wallet address nyo. So click nyo lang po yung receive, anyan, makita nyo po yung wallet address nyo. Ito na po yung wallet address nyo. I-click nyo lang copy, then yun yung gagamitin natin dito, maisisave natin sa ating notes. So ganyan po, isisave lang po natin. Ito yung KST wallet address natin. KST wallet address natin, ganyan. So isave nyo lang po yun, KST wallet. Yan, KST wallet address. So ganyan po, yan yung KST wallet address natin. So kanina po, lalagyan po din natin ng wallet address yung
title niya para hindi tayo mahirapan. So kanina yung Throne Wallet Address, dapat Throne Wallet Address ito, Throne Wallet Address. Tapos yung isa, TBC9 Wallet Address, TBC9 Wallet Address siya, TBC9 Wallet Address siya, TBC9. Yan, TBC9 Wallet Address. And then yung isa, TBC009 Wallet Address. Ito, kailangan complete kayo ng mga wallet nyo bago kayo mag register sa TBC mining natin. TBC Ayan, TBC wallet address. So, kung bago kayong mag-join sa ating TBC mining, kung hindi kayo member sa TBC009 at saka TBC9, dapat mag-register muna kayo. So, separate yun sa ating tutorials today. Kasi sa tutorials natin yan is nag-focus tayo sa TBC mining website natin. Yung magma-mining tayo ng KST, TBCT, BTTC at saka TBC9 coins. So later on po, kung ano meron din po mga tutorials yan, how to register po ng TBC9 na account at saka TBC009 account. So ngayon focus lang po tayo sa mga TBCians po na member na po. So ayan, dapat complete na siya. Meron ka ng TBC009 wallet address, meron ka ng TBC9 wallet address, meron ka ng Throne wallet address, meron ka ng KST wallet address. Ay, meron pa isa. Mag-a-add pa pala tayo ng TBCT wallet address. So kukunin natin yung contract address ng TBCT, i-add na naman natin doon sa ating trust wallet. So meron na tayong KST wallet address. So ngayon, mag-a-add na naman tayo ng TBCT. So click na naman ulit natin yung plus sign. Then piliin na naman natin yung smart chain, BNB smart chain, at saka paste na naman natin yung contract address ng TBCT. So TBC trusted token siya, or the symbol is TBCT. Then click done na po. Automatic yan, lalabas na naman po yan dyan sa wallet nyo. O, ayan, meron na tayong TBCT trusted token. So kunin nyo lang po yung wallet address nya. So the same pa rin sya sa ating KST, the same pa rin sya kasi under sya ng smart chain contract. So doon na naman natin sya i-add doon sa ating KST, kasi the same contract lang naman sya, diba? O, diba? The same contract. So lalagyan na lang natin yung title natin na TBCT wallet address din, kasi the same lang po siya. So magiging TBCT wallet address, kasi the same lang siya yung wallet address niya eh. So yung isa, mag-a-add tayo ng BTTC wallet address. So contract address po ito ng ating BTTC. So kunin lang po natin ito, contract address, under Throne network po siya. So back po tayo sa ating trust wallet, and then click na naman po ulit natin yung add token. Then click naman natin yung plus sign. Then ito yung network niya, yung network. Yung isa is under BNB Smart Chain. So ngayon, yung ating BTTC is under Throne Network. So pipiliin natin is yung Throne na network, kanyan. So TRC20, may dalawang uri ng network ng Throne. Meron siyang TRC10 at saka TRC20. So ngayon, gagamitin natin is TRC20. So ipipaste natin yung network, automatic lalabas na man siya yung BitTorrent na token po, yung imamamining natin mamaya. So ito po, ang symbol niya is BTT at saka 18 yung decimal. Then click na naman natin yung done, automatic po lalabas naman siya yung BTT
or the BitTorrent po. So under Tron siya, ito makita po natin TRC20 yung network niya. Makita natin ito. And then kukunin na po natin yung wallet address niya, 'di ba? Magkaiba siya. Hindi siya gaya doon sa ating smart chain wallet network. So kukunin natin 'yan kasi under Tron network siya. Copy lang po natin, click lang po natin siya, click receive, then click copy, then save na po natin doon sa ating notepad. So separate po siya. So lalagyan na naman natin ng title yung wallet natin. So gagawin natin BTT, or pwede din siya BTT or BTTC wallet address. Yan. So ganyan po siya. BTTC siya or BTTC wallet address. And then pag kumpleto na po yung mga wallet address natin, si 1 2 3 4 5 6 bali 6 siya kasi dalawa dito. So 6. So 1 then 2 3 kasi dalawa yan. 4 then 5 6. So dapat 6 complete 6 po yung wallet address niyo. I-prepare niyo po muna yung 6 na wallet address niyo bago kayo mag-register sa TBC mining natin. So pag complete na po siya, so ganito na po yung gagawin natin. First po is mag register na po tayo sa ating TBC mining. So kukunin po natin yung website link ng ating TBC mining doon sa ating upline po or sponsor kung sino man yung nag-share sa inyo. So dito po naka-ready na po yung sa akin. So i-click ko na lang po siya kasi naka-save na po. So i-click ko lang po itong link po ng TBC mine website natin. Click lang po open. So ganyan po. And then yung sa TBC 009 natin, TBC 9, dito po siya, magla-login po kayo doon sa inyong TBC 9. So yung mga member na po ng TBC 9 at saka TBC 009, makaka-relate na po kayo dito sa paano kukunin yung wallet address. So login lang po kayo doon sa inyong wallet dashboard, tapos hanapin nyo lang po yung TBC, tapos makita nyo po yung address. Ito po yung address ng aking TBC 9. So ito na po yung kinuha ko kanina. So ito TBC 9, ito siya kanina kinuha ko. So yan, space nyo lang siya. Yan. So once na meron na po kayong website ng TBC Mine, mag-register na po kayo. Lagyan lang po ng username, password, confirm password, email. Tapos yung reference ID or referrer's ID, dapat make sure po na yung referrer's ID is tama po yung sa yung sa upline niyo po or nagbigay sa inyo. So i-click niyo lang po yung register, so automatic ma-register na po kayo. Meron na po kayong account and then login na po. Pagkatapos niyo mag-register, login na po kayo. Click po yung login. So magla-login po tayo. Okay, andyan na po. So, ilagay nyo lang po yung username nyo. Makikita nyo po yung username nyo po mamaya doon sa pagka-register nyo po. Kung ano pong na username nyo po sa TBC Mining, yan po ilalagay nyo sa username. Then, password nyo po. Then, click nyo lang po yung login. Once na ma-open nyo na po yan, ito na po yung dashboard nyo sa TBC Mine. Ayan po, makita nyo po yan. Dashboard, mga wallets nyo, andyan nakikita nyo po yung TBC wallet, TBCT wallet, KST wallet, BTTC wallet. Yun, dyan po natin ilalagay yung mga wallet na sinisave natin kanina. Then yung referrals natin, ganyan, dito nyo po makikita yan, andyan po. So sa referrals natin, para makakuha tayo ng free na virtual card,
for 2 years po siya na validity, make sure po meron po kayong direct na 25 direct referrals po, or yung first level nyo na referrals po. Dapat meron po kayong 25 direct referrals. So sa akin po, kasi matagal na po ako nag-register at meron na po ako ma-referrals, meron na po akong 50 na referrals. So isa lang po yung nag-upgrade pa po, kasi di pa po nila naintindihan po yung importance po ng pag-activate ng account. Meron po tayong activation ng ating account, one time $15 lang po siya, worth of throne, para makapag-stake po kayo. Kasi kapag di po kayo activated, di po kayo makapag-stake, di po kayo makapag-withdraw ng na-mine tokens niya po. So kailangan make sure po na mag-upgrade po tayo or mag-activate po ng ating account sa TBC Mine worth of $15 of throne. So later on, i-discuss po natin yan. And then, every time po na meron kayong referral po or direct referral, every time mag-activate po siya, meron kang $1 na commission papasok dyan sa dashboard nyo. So example, meron po akong referral po na isa. So meron po akong commission po na $1. O yan, ito po yung commission ko, $1 po. Ayan. And then yung mga namamine po natin na tokens is, ang mamamine po natin na token is yung KST. Ito po yung KST natin na mamamine na token, BTTC at saka TBCT. Ang ganyan po. So yan, pwede nyo yan ma-withdraw doon sa Trust Wallet nyo, or pwede nyo po siyang ma-stake po dito sa ating TBC Mine website. So meron na po tayong staking. Ito, makikita nyo po yan, yung staking. So ma-stake nyo po yan yung KST nyo at saka TBCT. So andyan po mga options, staking amount, kung magkano yung i-stake nyo, anong currency gagamitin nyo, KST ba or TBCT yung i-stake nyo, and then choose duration po. Meron po tayong mga duration kung ilang araw po natin siya i-stake. So meron siyang monthly, meron siyang 2 months, meron siyang 3 months, meron siyang 6 months, at saka meron siyang 12 months or 60%. So ito po yung interest po ng ating staking kung mag-stake po tayo. So 30% po per month po yung makukuha natin sa staking po. Then sa 2 months po 36%, and then sa 3 months po is 42%, yung 6 months po is 50%, and then 12 months po is 60%. So dyan po mga options po ng interest natin kung mag-stake po tayo. Pero before tayo makapag-stake, dapat activate po yung account natin ng $15 worth of throne. So paano siya i-activate po? Punta po tayo dito sa ating profile or sa ating dashboard. Click nyo lang po yung account and then activate account. Makita nyo po dito, activate account, and dyan po. So ganito po mag-activate ng ating account. So ganito po yung display po ng ating dashboard po. So click lang po natin yung activate now. So click lang po natin activate now. Makita po natin dito yung wallet address ng saan natin babayaran po yung ating TBC mining account po. So dito po, via Tron po yung babayaran natin dito. Ito po yung amount ng Tron na ibabayad natin. So 214 point something po na Tron. So gagawin nyo po yung 215. I-round off nyo po yan, 215 point something. Kasi magbabawas yan doon sa doon sa amount ng funds nyo kapag magbabayad kayo. So gawin nyo lang po yan 216 para make sure po na ma-confirm po yung payment nyo, para hindi masayang po yung pinagbabayad nyo po dyan sa ating activation po. So copy nyo lang po yan, and then punta po kayo doon sa Tron wallet nyo po kung saan meron po kayong funds. Sample lang po ito, ha. So ganyan po, Tron. Click nyo lang po yung Tron, click nyo lang po yung send, tapos click nyo lang po yung amount dyan. Amount. Diba 214? So gagawin po natin 216 para po makover up po yung transaction fee or gas fee. So bali
216 po siya. And then babalik po tayo doon sa ating website, kukunin po natin yung wallet address po nila kung saan natin ibabayad po ang ating Tron coins po. So ito po yung wallet address, i-copy lang po natin ito, babalik po tayo sa ating SafePal wallet. Tapos i-paste lang po natin dito sa itaas, please input receive address. So ito po yung receiver po ng saan natin ipapadala yung payment. So paste lang po natin yan, then click na lang po natin yung next, ganyan po. So insufficient po yung balance natin, kaya ganyan po. So dapat meron po kayong sufficient na Tron po. So make sure po, dapat po sa pwede nyo siyang gawin 220 yung balance nyo, ganyan. Dapat meron kayong 220 balance, tapos isi-send nyo po yung 216 para makover up po yung transaction fee or gas fee po. So ganyan po yung payment po. So after nyan, pag ma-confirm na po dito, lalabas na po yung complete dito po na na complete na po yung payment nyo. Once na complete nyo yung payment nyo, babalik na po kayo doon sa dashboard nyo, ganyan. So automatic na po yan, lalabas dyan your account is active na po siya. Tapos mag-running na po siya, 90 days po yung maturity po ng validation or expiry po ng ating activation po. Lalabas po siya dito po, mayroong lalabas dito na timer po ng 90 days po na active po yung account nyo. So after 90 days na lang po, mag-reactivate naman po tayo para enjoy po natin yung benefits ng TBC mining natin, para makapag-withdraw po tayo ng ating na-mined na tokens at saka makapag-stake po tayo sa ating na-mined na tokens. So after yan activate po, so mag-discuss naman po tayo dito sa ating magkano po yung na-mined natin per hour. So kasi matagal na po ako nag-register, hindi pa po, wala pa po akong pang-activate. So after 30 days po na hindi po kayo makapag-activate ng inyong account, hindi, mag-stop na po yung mining. So di na yan magma-mine every hour. So once na po nababayaran nyo na po yung ano nyo, after 30 days po, saka na po kayo nagkapera pang-activate, automatic po na magbabalik siya yung mining natin. So make sure po para hindi sayang yung araw po na ma-mining pa rin siya, dapat before 30 days ma-activate na po natin siya, yung $15 worth of Tron. Kasi maganda po yung benefits niya, kasi once na mag-activate din po yung mga downlines nyo, yung 25 downlines, meron po kayong $25. So mababawi nyo naman po yung $15 nyo, kasi $25 less $15 is meron po kayong benefits po, profit po na $10, diba? Or mga $9, kasi meron siyang gas fee po kung ibabayad nyo pang-activate nyong $15. So magiging yon, merong gas fee na $1. So hindi pa rin kayo lugi, di ba, kung nag-activate kayo ng $15, kasi once nag-activate po yung yung 25 downlines or direct downlines, meron po kayong $25 na commission, kasi bawat active ng referrals nyo, meron kayo makuha na $1. And then, so ganyan po. So, yung per hour na po ang ating i-discuss. So, punta tayo dito sa mechanics po ng per hour po, ito po. So ito po yung mga benefits po natin per hour. So sa ating per hour ng ating BTTC coin, meron po tayong 1,320 BTTC per hour na mamamining. Then sa KST din po, meron siyang 10.55 KST per coin, pero tumaas na po siya. Meron po siyang additional na 8 point something na KST po per day. So tataas na po siya. Then sa per day din po ng mining natin, doon sa mining natin sa TBC9, mayroon po siyang 10% sa total of coin natin na namamining. Then sa sinasabi ko kanina na every direct na mag-activate po ng kanyang account na $15 activate, mayroon po tayo makukuha na $1 commission. Then sa sign up bonus din po, every time mag-sign up po yung referral nyo,
meron ka makukuha na 5 TBC. Ito po yung gagamitin natin sa pagmamain mamaya. So, ito po, every ano po level. So, sa first level nyo po na direct referrals, mayroon po kayo makukuha na 5 TBC for mining na po yan. Magamit yan later on. I-discuss po natin yan. So, sa yung level 2 nyo po, yung referrals ng first level nyo. So, magiging level 2 na po siya. Makukuha nyo po, may meron po kayong 4 TBC. Then, sa third level po, yung invite po ng second level nyo, may makukuha ka rin po na 3 TBC. So, yan. Yun yung makukuha natin. And then, yung BTTC natin is listed na po siya sa Binance. Pero yung ano natin, KST at saka BTT, TBCT is listed lang po siya sa ordinary exchanger lang po, which is Pocoin at saka PancakeSwap. Pero yung BTTC is nasa Binance exchanger na po siya. Nasa top 1 exchanger na po siya. Pero soon, itong KST natin at saka TBCT, i-list din po ito sa Binance soon. So, kailangan lang po natin na adapt lang po natin yung itong system po ng TBC mining natin para the more members po, the more po na makikita po ng iba't ibang company na meron talagang movement or may community po siya na active po yung ating TBC na mining. So, yan. Babalik na naman po tayo dito sa paano i-mining po yung ano po. So, yan. May makukuha na po tayo na KST. Yan. Magra-running na po siya per hour, BTTC at saka TBCT. So, paano natin i-mining po yung na-earn natin na 5 TBC? So, example po. Example na naman ulit natin. For example, ito po yung miner's hash ko po. Ito po sa TBC. Para makamine kayo ng TBC9. So, dito sa wallet po, i-check nyo po yun. Click nyo lang po yung dashboard nyo menu. Then, click nyo lang po yung wallet. And then, TBC wallet. And then, once meron po kayong dito makikita na balance po, ito po mga na-earn nyo po dito balance na TBC. Yung mga direct referrals nyo sa first level, second level, third level, dito po makikita nyo po, tas TBC balance. So, ikakopy nyo lang po yan. And then, dito po sa transfer to main, kasi ba itatransfer nyo po sa main wallet para magamit nyo po for mining hash nyo po mamaya. So, paste nyo lang po siya, then click transfer. So, na-transfer na po siya sa main wallet. So, click na lang po ulit natin yung dashboard, then wallet po, then main wallet. Tapos, sa labas na naman po siya. So, dito po sa ating balance, ikakopy na naman po natin itong 1,277 point something na TBC. Ilalagay na naman po natin dito sa amount kasi transfer to TBC reward wallet. So, yung reward wallet po yung gagamitin natin pang mamining po ng TBC9 natin. Kasi TBC9 yung mawi-withdraw natin dito. Makapag-mine din po tayo ng TBC9. Yung mga walang TBC9 coins, dito po makakapag-mine kayo ng TBC9 coins. So, yan. Click na po natin transfer. Tapos, ma-withdraw po natin yan dun sa ating TBC9 wallet address po. Dun sa ating TBC9 dashboard or account. So, i-click lang po natin yan. Pwede din po siya withdrawin po natin kung gusto nyo po i-withdraw. Kung activate na po yung account nyo, yan, pwede nyo ma-withdraw yung TBC9 coins nyo. Input nyo po yan ganyan. Tapos, option nyo na wallet, TBC9 wallet, kasi TBC9 coins siya, pwede nyo siya i-withdraw. Click nyo lang siya withdraw. Ganyan, so, ganyan, di siya mag-pursue kasi di pa activated yung account ko. So, dapat activated muna yung account para makapag-withdraw po tayo sa ating na-mind na coins na TBC9, KST, TBCT, at saka BTTC. So, yun po yung ating gagawin po para maka-withdraw tayo. Pero, di natin gusto mag-withdraw, gusto lang po natin mag-staking. So, i-activate lang po natin yung account ng $15, makapag-stake na po tayo. Wag na lang po natin ilabas kasi para lumaki ng lumaki yung ating na mine at the same time po na staking din po ng meron tubo pa rin siya. So, dalawang option po ng kitaan natin.
So plus yung commission po, so tatlong option po ng kitaan. 'Di ba? Yung sa commission ng direct referrals kung mag-activate siya ng kanyang account, merong $1 every direct referrals na mag-activate. So bali tatlo yung kitaan natin dito. So napakaganda ng ating TBC mining po kasi tatlo po yung kitaan at the same time po nagma-mining siya, nag-staking at saka may commission po every time mag-activate yung downline nyo po ng $15. So walang kalugi-lugi po dito kasi lahat po dito may benefits po. So ganyan po. And then i-continue po natin, ita-transfer po natin doon sa TBC Reward Wallet natin. Click na lang natin yung transfer. So na transfer is complete. Napunta na po ito sa ating main wallet. Anyan, main wallet, napunta na po yan. So nasa main wallet na po siya. Napunta na po yan sa main wallet. So i-click nyo lang po yung menu ulit, tapos click nyo po yung dashboard. So ang main wallet natin, dito na po siya lalabas sa TBC Reward Wallet. So ito na po yung main wallet natin, nasa Reward Wallet na po siya para magamit po natin ito for mining TBC 9 coins. So dito po ilalagay po natin sa baba yung amount, tapos para mas mabilis po siya makamine ng TBC 9 po. Ayan, transfer na po siya. At saka yan, tumutubo na po yung hash mining ko. So bumibilis po yung mining natin sa ating TBC 9. So soon po yung hash natin, ikukunik na po yan doon sa ating hash power ng KST at saka BTTC at saka TBCT. Pero sa ngayon po, naka-fix po siya yung mining na earn natin per hour as of this moment po. Pero later on po, ikukunik din po niya nila. So yan po. So ayan po, next po natin na step is yung how to withdraw our reward wallet po na $1. So dito po tayo, dito po tayo sa ating wallets, then dito po tayo sa reward wallet, and then meron po option dito. So ulitin po natin ha, punta po tayo sa ating menu and then click wallets. And then, reward wallet. Yung dollars po, yung commission natin na dollars sa ating nakuha sa ating referral po na every mag-activate yung downline natin, meron tayong $1 makukuha. So, ito po, meron akong active na one direct po na referral. So, nag-activate po siya ng kanyang account. So, meron po ako nakukuha na $1. So, sa ngayon po, in-authorize po ng TBC Mining po na pwede na po makapag-withdraw kahit at least $1 lang po. So sample po ito, itatry po natin. Pero hindi po tayo makapag-withdraw dito kasi di pa po activate yung account natin. Itry lang po natin ha, paano po siya i-withdraw po. So ito po, meron po dito amount. Lagayin po natin yung amount. And then click lang po natin yung withdraw. Mamaya, lalabas po siya yung error prompt po. So yan, so dapat talaga mag-subscribe po muna. So before yan, gagawin po natin ganyan, dapat po before tayo mag-withdraw. So make sure po na po natin muna yung ating withdrawal wallet address po. Bago tayo mag-activate, ilagay po muna natin yung mga withdrawal wallet address sa ating profile. Tapos mag-activate po tayo. And then, kung meron na po tayong commission na dollars, pwede na po natin ma-withdraw. Via Tron po yung papasok po dyan. So, yung na-withdraw natin na USDT, yung Tron na nilagay nyo po sa inyong profile, doon po siya papasok sa Tron. So, via Tron po yung withdrawal natin na currency ang gagamitin for withdrawals. So, automatic po under Tron na po siya papasok sa wallet nyo, yung USDT nyo, yung USD. So, yung USD is convertible, convert na po siya automatic doon sa Tron po yung pag-withdraw nyo dito sa TBC mining natin. Dapat po nakalagay nyo po, complete nyo po yung wallet address doon sa ating profile, sa ating TBC mining. Para once na mag-withdraw po kayo, tapos activated na yung account, automatic na po yan papasok doon sa ating Tron wallet address. So, ngayon po, maglagay po tayo ng mga wallet address sa ating profile. So, click lang po natin yung profile natin dito, yung may profile pic po natin. Tapos, click nyo lang po itong profile. Then, lalabas na po yan yung mga wallet address natin. Dito sa baba. Scroll down lang po natin.
So anyan, so dapat i ano natin yan, lalagyan natin yan doon sa kanina na piniprepare natin ng mga wallet address. So isa-isahin natin lalagay TBC9 wallet address. Punta tayo doon sa ating notes, TBC9 wallet address, TBC9 wallet address. So TBC9 wallet address kukunin natin, copy lang natin yung TBC9 wallet address, then balik tayo sa ating dashboard, paste po natin dito, ganyan. So ang TBC009 address na naman kukunin natin, ito po. Make sure po naka-save na po lahat para di po kayo mahirapan po sa pag copy paste ng mga wallet address nyo. So paste nyo lang po yan, and then the KST wallet address. So kunin nyo po yung KST wallet address. KST, ito po KST. Ayan, KST, copy nyo lang siya. KST, KST at saka TBCT is the same wallet address lang po siya. So dapat i-save nyo lang po siya pareho. KST wallet address at saka TBCT wallet address is the same. So BTTC na naman po na wallet address. BTTC, ito po. BTT or BTTC wallet address. So i-copy nyo lang din siya. Then i-paste nyo doon sa inyong dashboard, profile dashboard. And then yung Tron wallet address, yung Tron wallet address, ito po Tron wallet address. So i-paste nyo lang po yan. So bago kayo mag-click update po, i-paste nyo po dito yung security check nyo is your password. So kukunin po natin yung password natin, itatype po natin dyan yung password natin sa TBC mining. Okay, input na po natin yung ating password. Then click na po natin yung update. Oh, yan, addresses updated. So lahat ng mga addresses yan, andyan na po siya, naka-save na po yan. Yan, naka-save na po yan lahat. So pwede na po kayo mag-transact po for withdrawal. So try nyo lang po siya mag-withdraw. Ganyan, pwede na po kayo mag-withdraw dito sa mga wallets. So pwede na po kayo mag-withdraw ng reward, TBC reward wallet. Pwede nyo siya withdrawin po, TBC reward wallet, dito po, reward wallet pala. Pwede nyo mag-withdraw dito sa inyong reward, yung mga commission nyo. So papasok ito doon sa ating throw na nilagay doon sa ating profile. Click withdraw lang po. And then yung BTTC, kung mag-withdraw po kayo, automatic na po yan. Lagay nyo lang po yung amount. Tapos BTTC, sample. Example, ganyan po. Pero meron yung mga minimum amount po. Sample, mag-sample tayo. 1 BTTC, withdraw natin. So, ang sabi dito, ang amount, minimum amount po na ma-withdraw is 450,000 BTTC. So, make sure po na mayroon kayong 450,000 BTTC. So, sa akin, malapit na po siyang ma-reach po yung minimum kasi 434,240. Sa minimum is 450,000. So, ganyan. Malapit na po siya. So ganyan lang po, click withdraw, automatic na po siya papasok doon sa ating BTTC wallet address na nilagay doon sa ating profile po sa ating TBC Mine na account po. So every time mag-withdraw po tayo, meron po tayong 5% charge for processing fee. So may malilest po yan ng 5% po yung total amount na withdraw po natin. So for example, yung 450,000 na BTTC, malilest yan ng 5%. So yun lang po yung papasok doon sa ating BTTC wallet address doon sa ating Trust Wallet. Pero make sure po na-activate yung account nyo bago kayo mag-withdraw. So kung ayaw nyo din po mag-withdraw ng mga na-mine na token nyo, i-stake nyo lang po yan. So, yung isa naman po, yung KST, the same process din po. Sample po, magkano yung minimum.
Makita nyo po dyan kung ano minimum. So, ang minimum po na amount na ma-withdraw nyo po na KST doon papasok sa inyong Trust Wallet is 3,800 na KST. So, meron na po akong 3,900. So, pwede na po siya makapag-withdraw. Basta meron activate lang po yung account nyo sa TBC Mining. So, yung isa naman po, yung TBCT, mag-withdraw din po kayo kung magkano yung amount. Try natin yung amount, minimum amount na ma-withdraw. So, ang minimum amount na ma-withdraw po na ating TBCT is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano po? 333 million TBCT. So, meron pong minimum na 333,300,000 na TBCT po ang minimum po ang ating ma-withdraw. So, akin, meron po akong 111 million. So, hindi pa po siya nakahit doon sa minimum. So, make sure po nakahit na po kayo sa minimum para ma-withdraw nyo po yung TBCT nyo doon sa inyong Trust Wallet. Make sure po na meron active yung account nyo para ma-withdraw nyo po yan. Then, may 5% again na processing fee. Mababawas yan sa total amount na withdraw nyo po na TBCT coin. So, yung isa na naman po yung TBC or the TBC 9. So, ito po yung TBC 9 po. Hindi po pala. Ito po yung TBC wallet or yung mining nyo po. Yung withdraw lang kasi kanina, yung TBC 9 is dito po sa reward wallet. Hindi pala. TBC wallet is yung i-withdraw nyo po. Asan ba yung withdraw? Mali pala. Yung withdraw dito po sa main wallet pala yung mag-withdraw ng TBC 9 coin. Ganyan. Dito. So, mag-withdraw po kayo. Example, meron po kayong 34,188 na TBC or TBC 9 yan. So, sample po tayo kung magkano po yung pwede nating ma-withdraw na amount. Ay, mali. Dito po pala sa withdraw. Sample po, 1. Tapos, TBC 9 po. So, try nyo po kung magkano po yung minimum na ma-withdraw. Tingnan po natin. So, at least, ano lang po yung ma-withdraw po natin? 20 TBC 9 po ang ating ma-withdraw. Pwede po tayo makapag-withdraw ng TBC 9 coins doon sa ating TBC 9 wallet address or doon sa TBC 9 dashboard po natin kung meron po kayong account. So, 20 TBC po yung ma-withdraw natin. So, mababawas yan dito sa ating balance dito po sa ating withdrawable. Dito, meron po tayong withdrawable na 34,188 kasi ito po yung nagmamining natin. So, yan po yung paano po siya mag-withdraw po. Then, sa staking din po, next step natin for staking na naman. Pero make sure po na activate po yung account nyo para makapag-stake po kayo. So, dito po tayo sa staking. Click nyo lang po yung staking yan. And then, makikita nyo po yan. Yung pwede nyo ma-stake is ang KST at saka TBCT. So, stake po amount. Meron po tayong amounts for one coin lang po. Tapos, option nyo po is KST. Then, duration po, example, one month. So, stake now. Click nyo lang po yung stake now. So, makapag-stake lang po kayo kung subscribe na po kayo or activated na po yung account nyo. So, ganyan, mag-display, please subscribe to stake. So, dapat po, mag-subscribe po muna tayo or mag-activate ng account natin para makapag-subscribe po tayo sa ating staking. So, pwede din po natin TBCT. Pwede din po option TBCT ang natin. I-stake natin. Choose nyo po TBCT. Tapos duration din po kung ilang months po tayo i-stake po yung token natin. Sample 1 month pa rin. Click natin yung stake now. So ganyan po pa rin siya lalabas kapag dili activated yung account natin ng $15 worth of Tron. So make sure po na activated po yung account natin para makapag-stake tayo. If ever po di tayo mag-withdraw ng ating naman mind na token, pwede natin i-stake para
mas lalong dumadami at lumalaki as tutubo po yung ating mga coins po. At the same time, tatlong benefits po na ang makukuha po natin dito. So ganyan po guys. Tapos lastly po yung sa TBC mining card po. So once na na-complete nyo po yung 25 directs nyo po, meron po kayong free virtual card po na makukuha po. Automatic na po siya free kung meron po kayong 25 direct referrals po. Whether di pa po siya mag-activate, meron na po kayong automatic virtual card ng TBC mining. Magkakaroon ka na ng virtual TBC mining card pag meron ka ng 25 direct referrals. So dito mo siya makikita. Click mo lang yung dashboard mo ang menu, tapos click mo lang yung account, then makita mo yung membership card. Click mo lang yung membership card, makikita mo yan dito. Yan. Sabi dito, you only need 24 more subscribe direct referrals to get your membership card. So, sa akin po is, meron na po ako na-activate na downline isa, kaya 24 na lang kailangan ko na direct referrals na mag-activate din ng kanyang account ng $15 worth of Tron. So, para maka-avail po ako nitong TBC mining card. Ayan po. Magagamit po natin ito for shopping soon. Magagamit po natin ito sa shopping natin dito sa ating TBC mining account. So yan po. Ayan, TBC membership card. Andyan po yung account natin. So make sure po na ma-activate po ating mga account, kasi sayang naman po, maganda po yung benefits natin dito sa ating TBC mining. Lahat po may benefits po, walang lugi po dito. Tatlong kitaan po dito. Maka-mining ka, maka-staking ka, at saka meron kang commission na makukuha na every direct referrals mo mag-activate ng $15. Babalik naman yung $15 na pina-activate mo, may kita ka pa na profit ka pa na $10 po. Kasi $25 less $15 is $10. So meron ka pang $10 or $9, kasi something, kasi $16 po kasi yung ibabayad nyo po, kasi kasama na po yan sa gas fee ng pag-activate nyo po. And then yung invitation link natin or yung referral link natin guys, dito lang po natin makukuha dyan sa baba po. Yan, copy link, yung invitation link po, yan lang po natin makuha. Click lang po natin yung copy link, and then i-paste lang po natin sa notes. So yan po yung ibibigay nyo sa inyong mga kakilala nyo po, mga friends nyo po, yung invitation link nyo po sa mga friends nyo po na mga TBCians, mga TBC 9 members or TBC 009 members po. So yan lang po, isi-send nyo po nyan sa kanila, ibigay nyo po siya. Yan po yung ating mga benefits soon. Marami pa po siyang mga good news po. So kung naintindihan nyo na po yung transaction natin, ulitin ko po before tayo mag tapos, ulitin ko po, reminder po, please don't forget to click the bell button and click the subscribe. And kung nagustuhan nyo yung video ko, please subscribe po, please like and share lang po sa aking video tutorials po. So sana nagustuhan nyo or naintindihan nyo po yung ating tutorials dito sa ating TBC mining po, na para maliwanagan po kayo. So yun lang po guys, kung gusto nyo pong magbuy ng Tron po, pwede nyo po ako i-contact directly po para magbili ng Tron for payment po sa activation po ng ating TBC mine account. So yun lang po guys, thanks for watching po sa aking video. See you in my next video ulit kung meron na po mga bagong updates po. So meron po tayong vlogs dito po sa ating TBC mine. Mayroon po tayong mga vlogs dyan kung gusto nyo po makita yung mga latest updates po. So punta lang po kayo dito sa main dashboard, makita nyo po yan. Ganyan, tbcmine.net, makikita nyo po yan yung mga updates po ng ating TBC9 website vlogs. At click nyo lang po yung menu, tapos vlogs, click nyo yan, yan yung menu natin.
Ito po yung menu natin. Click nyo lang po yung menu. Ganyan. Tapos hanapin nyo lang po yung vlogs. Sa ating TV's 9 vlogs, automatic na po yan magdi-display yan. Yan. Yan yung mga vlogs natin, mga updates. O, ganyan. Makikita nyo po yan. July 15, 16, 16, 16, July 16, 17, 17, 18, staking. Ayan yan. Yung staking yung diniscuss ko kanina. Staking. Tapos, yan. Yung may good news niya na yung latest po na good news po is yung KST mining has increased. Now you get every time 8.5 KST coin mean in full day you will receive 816 KST coin. So may nadagdag po na 8.5 every day po sa ating KST na ano po na mine po natin. So yun po, nag-increase po siya ng nagdagdag po siya ng 8.5. So, yun lang po guys. Thanks for watching po. See you in my next video. Bye-bye.